Good morning po, mga sangga. Kamusta po kayong lahat? So ngayong araw po, panibagong araw na naman tayo, panibagong vlog. So ngayong araw po, ihatid natin kay Kabad yung binili natin, binili ni Mrs. Kapang Langis. Kung change oil sa ating Voltron. So di mo na makakalusong sikasing lang pataba ngayon. Wala naman daw pong gagawin yung sabi ni Kabadi. So di rin makakapasok ng mga tropang sugo, bukas na lang daw po. Tapos alis din si Kabadi ngayon eh. Kaya punta na po tayo doon, mga sangga. So yun po, mga sangga, naiabot ko na kay Kabadi yung ano, yung langis. So uwi na ako. Breakfast muna tayo. Itlog, tsaka pansit canton, tsaka tinapay. Basa. So mamaya magluluto tayong itik, mga sangga, tinumis. So yan po, mga sangga, bali tapos na kami magalmasal. So kanina po umagali na gina namin ng tubig ng mga drum. No, napuno na lang, mga sangga, bali apat sila. Yan na. Para bukas mong pumasok sila, meron silang tubig. So yan po, mga sangga, nagpaparingas na tayo ng tubig. Para doon sa itik. Titinumis natin siya, mga sangga. So yun po, mga sangga, hanggat nagpapaintay ng tubig, so siyempre dito lang muna tayo sa ilalim ng puno ng kawan, mga sangga. Yun. So presko presko siguro mamaya ang panangalian dito na kami kakain. Lamesa, mga sangga, yun. Gawin doon mga halaman, kamatis. So yan po, mga sangga, dati po dito sila tumanim sila, Kabadi. Nung di pa yata, alam ko di pa siya nagbablog nun eh. Dito sila tumanim ng ampalaya, mga sangga, tapos yung pinaka ano nila dito gawi, dito sila nagtitinor. Yan, puno yan hanggang doon sa taas nung di pa nabibili ng biyanan ko. Mula doon sa taas, mga sangga, hanggang doon sa may puno ng sampalo hanggang sa bahay, pababa, ano yan. Ang palaya. Tapos yung gawi dito, ano naman, kalabasa. Nakabalag din dati yan, mga sangga. Kasama nila noon sila, ano, sila Kuya Willy. Hindi ko lang, pero alam ko nakabawi sila sa gasos din noon sa palaya dito. Malilim naman, mga sangga, mayroong ano, kawayan. Kaya presko. Tapos yung dito, sapa, ayan o. So yan po, mga sangga, bali na chop ko na siya. So pakukuluan lang sa natin ng konti bago natin igisa. So bagyang kulo lang naman. Sasalang po muna natin siya ulit, mga sangga. So yan, mga sangga, hanggat na pinapakuluan natin yung itik, siyempre magbabalat muna tayo kung maghihiwa ng ating mga ano, ingredients. Luya pampatang pampaano ng ano, lansa. Sangga, na pag-iwan na tayo ng bawang sibuyas sa luya. So ayan po, pasintabi nga po pala sa mga
ano natin dyan sa INC na hindi kumakain ng ano, kinumis or dinuguan, yaka nga. So yan, tapos tabi po sa inyong lahat. Yan, inintay lang po natin kumulo yung ano, mga itik bago natin siya igisa. So dito na po magkakain sa ilalim ng puno ng kawayan. So syempre sa lamin sa amin. Natin, no? Sa mga sanggap sa opet na natin siyang gisa niyan. Kaya mga sanggap, mag-gisa na tayo ng buya. Next natin ang bawang. Gini aku bambu. Sarapnya nak. Kenapa enggak? Yang kita nanti bersama mau bisa-bisa. Kasi yung mga sanggap, pinakulo na. Halo natin. Po mga sangga, lalagyan na natin yung ano niya, mga dugo niya para mapatuyo natin. Tutuyo natin dyan siya mga kasangga. Yan na. So yan po mga kasangga, bali nakakuha na kami ng pataba 6. So bawat isa po is 490. So dito muna ano mga kasangga, dito muna nilagay pagka kasabog na lang ng pataba sa bukid. So na lang ilulusong, tatakpan lang muna. So, mamaya din po iahang ko yung ano, yung Robin dun. Tapos naman din na kumuha ng tubig eh. So ngayon napapahinga lang po muna. Tutulog muna. Tutulogin ko muna yung mga bata. So yan po mga sangga. Alis kagigising lang. So tatabi na natin yung ano, yung Robin mga kasangga. At dahil may ano na rin naman yung ano, may tubig na yung mga drum. So di ko lang sure bukas kung papasok yung mga gagawa. So at least kahit di sila papasok, meron ng ano, meron ng tubig mga drag kung sakali mang bigla silang pumasok. Alam bukas yung mga sanggami, project pa sila sa San Fernando. Sisingit lang natin sa atin eh. Kahit linggo-linggo lang sila pumapasok. Pwede na nun. Ayan na. Panagyan namin ako dito yung 1.5 na ano. Hindi kasi ano eh. Walang reducer.
Magpapairam na lang kami ulit pagka kulang sa tubig. Sobrang mahal ng pataba, mga kasangga. So yun po mga sangga, nabili namin pataba, ito 490. Sobrang mahal pa rin, di pa bumababa. Tumataas pa raw po mga kasangga yung pataba, hindi ano, hindi mapik sa mababang presyo, naglalaro pa rin sa 2,000 pataas. So kaya hirap yung mga magsasaka makaahon sa hirap mga kasangga. Yung ibang magsasaka mga kasangga, naglalagay pa lang sila, naiuutang na nila yung kanilang ano, yung kanilang panggastos. Kaya pagdating ng anihan, wala din. Tapos mura pa ipalay. Kaya pagdating ng anihan mga kasangga, alos tabla, talo, ganun. Dahil nga sa matas ang mga bilihin sa ano, ang palay, pataba, tapos sa diesel. Paano magsasaka o mga sangga pagka wala na silang may ano, ano pa silang tatanim? Kaya napipili pa na silang magtanim gawa ng wala din silang pagkukuha ng, kaya yung iba na pagpursyentuhan na lang din. Sobrang hirap ng magsasaka. Ay, kaya kami nito sa susunod sa tag-ulan, mag-ano na lang kami, gugulay. Biro nyo po mga sangga yung binili kong 5 pataba. Dati alas 5,000 lang, ngayon 12, ay 6 pala, 6 na pataba sa akin. So sa tigda 2,000, 12, 6 pa lang po yun mga kasangga. Pero kung sa tutuusin, dati 12 sasabog namin, alas nasa 12,000 lang. Pero ngayon isang sabugan pa lang 12,000 na. Ma, yung sa akin dito sa sinasaka namin, hanggang matapos yung ano, yung cropping itong buwan na to, 3 months, 12 na bultong ano, pataba, kulang lang siguro ng 500 sa 30,000 mga kasangga. Ano pa lang ha, ano pa lang yun, pataba pa lang yun. Yung pang ano nyan, diesel, gamot, diba? Kaya mahirap. So sana magbaba na yung presyo ng ano, pataba, tapos magmahal lang ano, palay. Yun lang po. So yan, ito, lipo muna natin yung hose. Po mga sangga, tatali na po yung hose. Tatali na po. Paano mo yan mauwi yan pa? Ha? Mauwi. Bubuhatin? Ano siya? Alang di mo nyo. Pa. Tingnan mo, anong gagawin ko? Putik. Putik.
pumasa nga. Dilin na po natin tong hose. Tubo. Taba. Po. Pumasa nga. Dilin na po ni Padre Ron. So yan, naiahong ko na yung ano, yung Robin. Agala stress ko ya. So yan po mga sangga. So bukas siguro sa mga lawa, dadalhin ko na yung pataba itong ginaparang Carlo. So bukas, pipitas na naman ng sitaw niyan. Tapos so, naman, siguro malilinis natin ang motor. Spray natin. Ito ang ginagawa ngayon eh. So yan po mga sangga, kamukha po ng dalawa na yun. Tinatanim na lang po nila ano, mani. Sa gawa nga po ng dahilan na medyo mahal yung ano, pataba. Ayan no, magkasunod sila, tumatanim po nyo sila mani. So, paano nga ba naman sila tatanim sa taas ng pataba, sa diesel. Diba? Ayun po. Pero sa ano na dapat palay talaga kasi malakas yung ani ng palay sa Tagaraw. Pero siguro nagkakapos sila sa budget ganun. So yun na. Ganun nga po mataas yung pataba. Sobrang mahal ng bilihin ang gamot. Tapos pag anihan, sobrang mura ng palay. Kaya mga magsasaka, lalong naghihirap, pwede sila makaahon sa ano, sa buhay nila. Ano na lang, gusto nila, hingin na lang yung mga naanim palay ng mga bibili. So, kailangan, pag mataas yung ano, yung mga bilihin, kailangan mataas din ang presyo ng palay. So, yan po mga sangga. Dito na po natin tatapusin ang simpleng video natin at sana po nagustuhan nyo. Maraming salamat po ulit sa binibigay nyo ng suporta at tiwala. Ayan. Maraming salamat po ulit. Ingat po palagi tayo and God bless. Adjourn!